Kung gusto ni Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na siya'y irespeto, dapat marunong muna siyang rumispeto. Ito ang binigyang din ni Senator Risa Hontiveros na siyang chairperson ng Senate Committee on Women and Children na nag-iimbestiga sa mga reklamo ng pang-abuso laban kay Quiboloy. Ayon kay Hontiveros, si Quiboloy mismo ang hindi rumespeto sa Senado nang tawaging kangaroo court ang kanilang investigasyon. Paliwanag ng senador, hindi trabaho ng Senado na magkain ng kaso sa korte, bagamat may victim survivor ng nagkain ng kaso sa Davao na ngayon ay nakaapila sa Department of Justice. Sagot ito sa kailingan ni Pastor Quiboloy na kasuhan na lang siya sa korte at doon niya sasagutin ang mga reklamo laban sa kanya dahil hindi siya kaharap sa investigasyon ng Senado. Unfortunately, si Quiboloy ang nagpakita ng disrespect sa Senado. Imagine calling a Senate committee hearing a kangaroo court. Anong itatawag mo sa taong nakatanggap ng hindi lang isa, kundi dalawang imbitasyon, tapos hindi man lang sinagot at lalong hindi nagpaunlak? I think Quiboloy is way out of his depth here. Humihingi siya ng respeto sa sarili niya na hindi niya binibigay sa isang institusyon, sa isang komite. Kaya't kung may pagkukulang sa respeto, until this very day, sila po yun. At hindi sa akin pangunahin, ha? Sa mga victim survivors na subject, heart and soul ng resolusyong ito na aming iniimbestiga. Sinabi ni Hontiveros na hindi rin posible ang kailingan na joint congressional hearing dahil meron ng subpoena na ipinadala ang Kamara ng Representantes kay Quiboloy. Paliwanag ng senador, magkaiba ang tema ng investigasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa Kamara de Representantes ay tungkol sa paglabag sa prangkisa ng Sunshine Media Network International na pinamumunuan din ni Quiboloy, habang sa Senado ay tungkol sa umano'y sexual abuse, human trafficking, rape at violence against women and children. Sa Lunes ay sa pangbat sumano ng mga testigo ang lalantad laban kay Quiboloy sa Senado. Kahapon lamang ay binulgar ni Hontiveros na may mga kasapi ng KOJC ang nagtangkang isabotay ang kanilang investigasyon. May mga nag-volunteer sa kanilang maging testigo ngunit natuklasan na pakawala pala sila para siraan ang hearing at sabing gawa-gawa lamang ang mga akusasyon laban sa nagpapakilalang appointed son of God. Hanggang ngayon ay hinihintay pa na lagdaan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang subpoena kay Quiboloy para maobliga itong dumalo sa hearing ng Senado. Maliban sa mga reklamo dito sa Pilipinas, ay nasa wanted list ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika si Quiboloy na kilalang malapit na kaibigan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Danpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!